no. Uy, pucha, lumabas na naman. Ay, shit! Buntik na sa kamay ko. So guys, what's up? Mali. So what's up guys, welcome back sa Exo Creatures PH, no? So ngayon meron akong centipede. So nahuli ko lang siya. So alam ko naman kayo, eh madalas nakikita nyo to, no? Centipede na to. Pero hindi ko alam kung ano centipede to. Kaya please, kung alam nyo kung ano centipede to, please comment down below. So napakaliit lang naman ito. Wait, tingnan natin, no? So guys, pag alam nyo kung ano centipede to, please pakisabi sa akin kasi hindi ko alam kung ano centipede to. Wala na ata. Ah, ito na, ito na. Dito siya, guys. So, mas kitish pa to kaysa sa tarantula. Ito, maliit lang, oh. Ayun, nakita nyo, diba? So, i-add na natin yan dyan. Ayun, oh, nagkalat agad ako. So, meron ako dito. Dito ko siya ililipat, no? Dito sa enclosure na to. Lumang plastic box lang. Tapos, may bato. So, yung bato, ito yung sisilbing hide niya, no? Kasi, yung mga centipede, yung mga fossorial, no? Saan nagdidig sila? Saka madalas sila makikita sa mga ilalim ng bato. So, kaya namulot ako ng mga bato-bato dyan. So, wait. So, yung gagawin ko ngayon, maglalagay tayo ng substrate na to, no? So, ang substrate ko parang dito is yung kokopit lang at kokofiber. Tapos, hahaluan ko rin to ng moss, no? Kasi, doon halos namubuhay yung, ano, yung centipedes. Base sa search ko, ah. So, sa mga centipede keepers dyan, please let me know for any advice para sa akin, no? Kung tama ba itong mga pinaggagawa ko. So, maglalagay din tayo ng moss. Ihalo natin. Kasi, ganun nakita ko kay Dark din, eh. Naghalo siya ng moss sa kokopit na yan. Ito. Dami. So yung ginawa ni Dark din dito, minix niya yung cocopit and moss para mas mag-hold lalo pa ng humidity. Parang medyo kulang pa sa ano, substrate, no? Medyo dagdag ako pa. So ito, nilalagay ko na yung mga bato. So ito yung magsisilbing hide niya. So yung centipede, pupunta sa ilalim niyan. Maghuhukay sila. Nilalagay ko lang yun dyan, no? Pero tabunan na rin natin ng mga lupa. So guys, sa mga keeper dyan ng centipede, no? So please bigyan nyo ako ng advice or tips, no? May nakalimutan tayo. Bongga ng ano, closure ng centipede bigla. So, nahukay ko yung centipede sa mga decomposed na soil sa school namin kasi may mga lupa dun. So, nahukay ko siya. And then, nakita ko. Hindi ko na na-video kasi nagulat din ako. Napakabilis. Baka di ko makuha. Ano guys, okay na ba to para centipede natin? From here to this enclosure, no? Pero wait lang. Maglalagay ba tayo ng ventilation, no? So, meron nga pala akong bagong soldering iron. Maraming salamat sa aking mother dear. Napakabait, binili ako ng sponsor. Special shoutout sa mami ko. So guys, ang problema ko lang, hindi ko alam kung paano to gamitin. Joke lang. Ano naman to kusang iinit. Ayaw nga pala, no? So, yung centipede, sobrang magagaling tumakas. So, kailangan sa enclosure mo, merong napakalit lang na butas, no? So, kasi magagaling sila tumakas. Di ba? Bagong-bago, no? So, sasaksak ko muna. So, yan guys, nasaksak ko na, no? At medyo umiinit na yata to. So, try natin. So, kailangan napakalit lang na butas, no? First time ko gagamit ng soldering iron, no? Haha!
easy basic pala to eh. Parang dami kong ventilation. Ay, okay na siguro to. Okay na to. So, yun guys. Medyo, ano, nadamihan ko talaga masyado. Pero okay na yun guys. So, yun. Kahit may ventilation, eh, visible pa rin yung top view, no? Angas ang gawa ko na naman. Hindi, para sa akin, naangasan ako sa mga ganitong enclosure. Yung ano, yun, yung parang naturalistic lang, no? Kaysa dito. So, napakaswerte itong centipede na to, guys. So, please comment down below talaga para mas tumagal pa siya sa akin, no? Wait. Hindi ko alam kung paano ko ito papalabasin. Ay wait, kukunin ko lang yung catch cap ko. So, ang gagawin natin eh, magmi-mist na lang tayo dito. Ito yung pang-mist ko. Yan, so sanay yung centipede sa mga moist na environment, no? Base sa akin search. So, kaya ganyan. So, magmi-mist ako siguro mga twice a week. So, depende na rin sa ano. So, kung magdadrive agad to. So, ito na yung centipede natin. Papalabasin ko na, no? Ito na tayo. Oh, kaya saan na siya? Ayun. Ayun, oh. Nakikita nyo? Hindi nyo pala nakikita dyan. Ayun, oh. O, di ba? Angas. Naastigan ako. Hindi ko alam bakit. So, guys, kung may alaga yung centipede, no? Kung may alaga yung centipede, no? Ayun na, lalabas na. Wait. Ay, shit! Buntik na sa kamay ko. Shit! Buntik na sa kamay ko. Wait. Yun, salo. Napakabilis. Wait, napakabilis niya. So, grabe, napakabilis, no? Sa muntik niya na madapuan yung kamay ko. So, napakasakit daw ng, ano, ng kagat ng centipede, no? And then, may effect din sa skin pag nakagat daw tayo. Wait lang, nag-aalangan ako buksan to, eh. Mamaya, biglang, ano, sa kamay ko, eh. Ito siya na. Ayun, no? Uy! Pucha, lumabas na. Labas na labas. So, guys, kung alam niyo itong kung anong centipede to, no? Ay, Jollibee na naman. Yun, so guys, kung alam nyo kung anong centipede to, no, please comment down below kasi hindi ko alam kung anong species siya or kung ano itatawag ko sa kanya. Grabe talaga yung mga centipede. Ay, nagwawala. Wait, mas mahirap i-reos pag, ano, pag yung centipede ay napakalit pa kasi tinamod sobrang bilis, oh. Grabe. Oh. Napakabilis, konting galaw lang, no. So sure naman ako na, sapat na itong space na to. Ayun, para makapag-roam siya, free roaming para sa kanya. Sa kompleto yan, may rock, may mga moss, pang hold ng humidity. Ito siya. Grabe, ang napakabilis. Ayun, oh. Yan guys, oh, nakikita nyo na. Oh, lalabas na naman siya, wait lang. Yan. Oops. Oh shit. Yan, oh. Yun. Nakita nyo na yung bato. Hindi pa rin. Grabe, hindi ko siya makuha na maayos. Uy, malabas nga. So guys, let me know kung napakadali lang ba niya mabuhay sa captive, lalo na kung wild caught. Wait, nasan na siya? I have no idea. Ay, ito. Siguro makukuha natin ito na maayos. Ay, hindi pa rin. Nakita nyo ba? Ito siya. Yung nakapag-barrow na siya. So, ito siya. Nandito siya ngayon sa may ilalim ng bato. Sabi ko sa inyo kasi, halos dun sila matatagpuan yung mga centipede na sa mga ilalim na bato or nasa ilalim ng kahoy. Yung basta nasa lupa lang sila, guys. So, ito siya ngayon. Eh. Diyan siya ngayon. Diba? Tapang ko. Ito siya. Yan. Sana makapag-settle siya dito na maayos, no? Kasi mo napakaganda ng ventilation ko. Napakadiretso niyan. Diba? Diretso-diretso. So guys, let me know kung mabubuhay ba ito sa captive. Ay, tatry natin siya i-feed. Wait, try ko siya i-feed ng mealworm. Lalo na siya, barrow na yata. Barrow na. Ay, ito nakita ko na. Dito siya. Ayan, try natin kung kakainin niya yung mealworm. Bilis na naman.
ayaw. So hayaan muna natin siya mapag-settle dito, no. So yan siya, free roaming. Inilalabas ko naman. Oh no. Sarado ka. Grabe. Napakabilis talaga. Kukunin muna natin itong mealworm. So hayaan ko muna mag-settle itong centipede dito sa loob. Ayun naman, di ba? Nakita nyo naman yung centipede. So, please let me know kung anong centipede siya. Kung morsitan ba siya or longipes ba yun. So, wala pa kasi ako talaga alam sa mga species ng centipede. So, guys, please let me know para malabelan ko na rin to. Yun, so, guys, bakit ko gustong mag-alaga ng centipede? Kasi, guys, may mga nakita ako na mga centipede na super laki. So, hindi ko alam kung aabot ba yung size niya ng mga 4 inch to 5 inch, no? So sana naman umabot yung haba niya ng ganun. Kasi na kaya yun? Nakapag-borrow na yun. So hayaan na lang muna natin ito makapag-settle. Dito pa kaya yun? Baka kami, nakalabas na pala sa akin. So guys, ano ba sabi nyo? Isang mabagsik na rehousing ng centipede. So makakalabas pa kaya siya dito? Siguro hindi naman. Yun, so guys, maraming salamat sa panonood, no? Kung nagustuhan nyo to, please hit the like button. And then, kung may mga nakita kayong mali, please comment down below para, yun, para sa akin na rin yun at para sa advice ko na rin yun, guys. So, kung alam nyo kung anong species to ng centipede, please let me know, guys, sa comment. I-comment nyo lang yun. So, maraming salamat. So, maraming salamat sa panonood. Exo Creatures, happy keeping. Peace!